Annyeonghaseyo. Ang video na ito po ay para sa mga kababayan ko na nandito sa South Korea tungkol sa Corona Vaccine Reservation Schedule sa mga 18 to 49 years old. Ang schedule po ng pagpapareserve ay mula August 9 hanggang August 21. Paano po ba natin malalaman kung pwede na tayong magpareserve? So halimbawa po, ganito ang inyong ARC. Sa atin pong ARC card, yung first 6 digits po ay yun yung ating birthday. So kung ano po yung last digit na nakalagay dyan, dyan po magdedepende kung kailan tayo pwedeng magpa-reserve para sa vaccine schedule natin. Dito po sa example ko ay 3 yung last digit ng kanyang birthday. So ang kanya pong reservation schedule ay sa August 13. Pakisundan nyo na lang po itong ginawa kong chart kung kailan kayo pwedeng magpa-reserve, depende po sa ending ng inyong birthday. Kung halimbawa po hindi kayo nakapasok sa registration site dun sa mismong araw ng schedule nyo dapat, so may 3 days pa po silang palugit para makapagpa-schedule po kayo. Ang vaccination schedule po ay mag-uumpisa sa August 26 hanggang September 30. So makaka-receive po kayo ng text message kung kailan yung inyong schedule. And after naman po ng inyong first shot ay automatic na po yung schedule nyo para sa second shot. Pfizer at saka Moderna vaccine po ang available para sa mga 18 to 49 years old na babakunahan simula August 26 hanggang September 30. Ito po yung site kung saan pwede tayong magpa-reserve at saka doon po sa message na marireceive nyo galing sa 1339, ikiklik nyo lang po yung link, yan din po iyon. Or sa inyo pong neighbor homepage, itype nyo lang po itong Corona Vaccine Chop Chong Yeyak. Ire-redirect po kayo sa site kung saan pwede po tayong makapagpa-reserve. So ang ginawa ko po ito, trinay ko po siyang gawin at ganito po yung inyong makikita. Reminder lang po mga kababayan na kailangan nyo po ng active na cellphone number. Yun pong nakapangalan sa inyo kasi dyan po kayo makaka-receive ng confirmation na yung inyong reservation ay accepted na po. Example lamang po ito kung ano yung mga kailangan nyong i-click kapag magpapareserve na po kayo. So cellphone lang po ang ginamit ko dito. Yun pong mga hinighlights ko dito na kailangan nyong i-click. Sundan nyo lang po para makapunta kayo doon sa kailangan nyo ng mag-fill up ng form. So sa ngayon, hindi pa naman po natin schedule dahil ibang age bracket pa po yung ongoing nila. So kapag dumating na po yung araw na yon, pwede nyo pong sundan lang itong ginawa kong example. Para naman po sa mga kababayan natin na expired na ang visa, ang una nyo muna pong kailangan gawin ay pumunta sa pinakamalapit na health center or pugunso sa inyong lugar. So kailangan nyo pong dalhin ang inyong passport, photocopy ng inyong passport at kailangan nyo din po ng active na cellphone number para po kayo ay ma-assist at mabigyan ng schedule for vaccination. Sana po ay nakatulong ang video na ito at pakishare nyo na din po para dun sa iba nating kababayan na naguguluhan kung kailan ba sila pwedeng magpa-reserve. So schedule pa lang po ng reservation ang ating pinag-uusapan dito. Yun pong allotted na slot para sa bawat isa kung kailan ka pwedeng mag-access ng site at makapagpa-reserve para sa iyong vaccine. So yun pa lang po ang pinag-uusapan natin dito. Maraming marami pong salamat at mag-ingat po tayo.